Good morning! Narinig mo na ba yung isang bayan dito sa Japan kung saan ang mga nakatira ay mga scarecrow? Tara, sumama kayo sa amin at pupuntahan natin ngayong araw. Pang third day ko na nga pala dito kila Kevin. Kasama namin ngayon yung kuya niya. Tapos yung pamilya din ni Kuya George. Sila yung mga sumundo sa akin sa Takamatsu Airport. Malayo-layo din ang biyahe namin. Kaya dumaan muna kami dito sa supermarket para bumili ng mga babaunin, mga chichirya, tinapay at mga drinks. Kulang-kulang 2 oras nga yung biyahe namin papunta roon. Kahit pa nasa Tokushima lang din yun. Mabuti na lang talaga at nandito si na Kuya George. Kasi mahirap talaga makapunta doon kapag wala kang sariling sasakyan. Dito pa lang sa dinadaanan namin ay nag-e-enjoy na kami sa ganda ng tanawin. Naninibago talaga yung mga mata ko. Kasi nga doon sa amin ay syudad, kabaligtaran naman dito. Maraming mga bundok, mga puno, at lalo na mga ilog. Lahat nga ng nadadaanan namin, gandang-ganda talaga kami. Parang napakasarap maligo. Kulay berde at asul yung tubig, kaya nakakainganyo talagang maligo. Habang papataas nga kami sa bundok, nagsisimula namang sumikip yung mga daan. May mga pagkakataon pa nga na feeling namin mali yung dinadaanan namin, pero nagtiwala pa rin kami sa Google Maps. Hanggang sa may nagpahinto sa amin, meron palang sinusunod na oras yung pagdaan. At ang sabi sa amin, 20 minutes pa nga raw kami maghihintay. Buti na lang din at dito sa hinintuan namin, merong magandang view at napakalamig dito. Palagay ko nga nasa pusod na kami ng bundok, hindi mo talaga aakalain na sa pupuntahan namin eh merong isang bayan. Yun nga lang, hindi namin alam kung may daratnan pa kaming tao doon. Nung magtuloy na kami sa biyahe, meron pa kaming kulang-kulang 1 oras. Halos nandito na nga kami sa tuktok ng bundok. Sobrang nakaka-amazing view dito. Binaba na nga rin namin yung mga bintana kasi malamig na talaga sa banda rito. At pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating na rin kami dito sa Kakashi no Sato, o kilala bilang Scarecrow Village. Yung iba, tinatawag din tong Doll Village. Dito ito sa Nagoro, Tokushima. Nung nasa malayo pa nga lang kami, akala talaga namin mga tao itong mga to. Buti na lang at agad din namin napansin, dito sa maliit na dayong ito, may nakatira dati na halos 300 din ng mga tao. Hanggang sa unti-unti na silang umalis, lumipat sila ng syudad para makipagsapalaran. At ngayon nga, ay kulang-kulang nasa 30 katao na lang yung mga residente dito. Lahat sila ay napalitan na ng mga manika. Yung mga manikang nandito ay nire-representa nila yung mga dating nakatirang tao dito. Ginawa ito ni Tsukimi Ayano para daw kahit papano ay maibsan yung lungkot ng unti-unting pag-alis ng mga tao rito. Yung ilan sa mga to ay replika talaga ng dating mga residente, lalo na yung mga kakilala ni Ayano. Kung anong madalas nilang ginagawa, ano yung mga trabaho nila, ganun din ang itsura ng mga manika. Hindi ko maitatanggi na sa una nga ay may feeling na nakakatakot, lalo na siguro kung mag-isa mong nagpunta rito. Pero habang tumatagal kami dito, bigla akong nakakaramdam ng lungkot. Nai-imagine ko na dating masaya tong lugar na to, pero ngayon nga ay halos wala ng tao. Kaya rin siguro gumawa si Ayano ng mga manika. Buti na lang ay may kasama kami cute na bata. Medyo nabawasan yung malungkot na ambience na tong lugar. Dito lang sa bungad ng village, nakikita yung bahay ni Ayano-san. Siya yung gumawa ng lahat ng mga manikang nandito. At oo, siya lang mag-isa. Akala nga namin ay makikilala namin siya ngayon, pero mukhang wala siya dito sa bahay niya. Pero makikita dito sa harap yung mga ilan sa mga gawa niya. Naghintay pa nga kami sandali, sakaling nasa loob lang siya. Pero mukhang wala talaga siya ngayon. Masisilip nga sa loob yung mga ginagawa pa niyang mga manika. Umalis na rin kami sa bahay niya at nagsimula na maglakad-lakad din. May nakita rin kami mga residente dito, 2 matandang lalaki. Kaya lang, medyo hindi sila friendly. Hindi yata sila sanay makakita ng ibang tao. Nakarating kami dito sa parang dating daycare center. Hindi ko sigurado. Pero sa loob nito ay sobrang daming mga manika. Yung iba nga sa kanila ay mukhang bagong gawa. Siya nga pala, pwedeng pumasok sa mga ganito. Kumbaga para talaga sa mga turista. Siyempre, wag lang sa talagang bahay ng mga residente. Heto nga, nung nagpunta ko sa harap, nakilala namin itong pangalan na nakasulat. Hindi lang mga Pilipino, kundi talagang kakilala namin. Ang cute-cute ni Rai Rai, parang buhay na manika. Nag-iwan na nga rin ako ng sa akin. Sana makita nyo pa to kapag pupunta kayo rito. Ang galing-galing lang talaga ni Ayano-san, no? Nagawa niyang ganito karaming mga manika at hindi lang ang mga yan. Lalo kayong magugulat sa susunod na pupuntahan natin. Dito pa nga lang at sa mga nadaanan namin, akala ko yun na lahat. Nagpunta nga kami dito sa elementary school. Dati siyang paaralan ng mga bata, pero dahil wala na nga halos mga tao, lalo na mga bata, kaya ilang taon na rin sigurong abandonado ito. Mula sa labas, nakita namin kaagad yung mga nakasilip na mga manika. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako. Dati pinapanood ko lang to sa YouTube. Ngayon, ako na mismo yung nagva-vlog at nagpapakita sa inyo ng mga to. Pumasok na kami dito sa gym ng school at nagulat talaga ako sa mga nakita ko. Napakaraming mga manika. Iba pa rin pala talaga kapag actual mo nakita tong mga to. Kung hindi mo sila lalapitan, aakalain mo talaga mga tao. Nakaayos sila na para bang may ginagawa. Nagta-tug of war, may ikinakasal, may mga ginaganap na festival, at kung ano-ano pa. At sa labas din ng school gym na to, napakaganda ng mga punong kahoy. Yung mga manikang nandito, para silang buhay na buhay. Nabanggit ko nga kanina na ito mga ginawa
ginawa ni Ayano-san ay hango sa mga totoong residente dito. Yung iba naman, sariling gawa na niya. Kumbaga, galing sa imahinasyon. Umakyat pa nga ako dito sa taas ng gym para maipakita ko sa inyo yung kabuuan nito. Palagay ko, may nagpupunta talaga rito para maglinis. Makintab pa rin kasi yung sahig at hindi gaano maalikabok. Ang sabi pa nga, yung mga nandito ang natitirang residente, tinuturing na rin daw nila na parang mga totoong tao itong mga manika. Nakita nga namin itong board na punong-puno ng mga sulat ng mga taong bumisita na rito. Nagsulat din ako ng pangalan ko bilang remembrance. Karamihan ng mga nakasulat, sabi nila nakakatakot daw. Ayan nga't may mga Tagalog. Ibig sabihin, may mga Pinoy na rin na nagpunta rito. Nung halos nakita na namin lahat, lumabas na rin kami. Pwede rin palang marating dito ng public transportation. May mga bus din naman na dumadaan. Kaya lang madalang, maigi pa rin talaga na may sariling sasakyan. At bumalik na rin kami kung saan kami nagpark. Pero bago umalis, binalikan ko yung mga nakita kong souvenir kanina. Dito sa entrance ng village, meron silang mga binibentang mga souvenir. Tulad ng mga pang decoration, tapos keychains. Dadalawa na nga lang yung natira dito kaya kinuha ko na silang lahat. Honesty store nga pala to. Ilalagay yung bayad dito sa maliit na bag. Pakiwari ko nga ay gawa din ni Ayano-san tong mga to. Tapos nakita rin namin tong notebook. Nung binasa ko yung mga nakasulat, eto pala yung message ng mga bumisita rito. Nagsusulat sila para kay Ayano-san. Kaya syempre, nag-iwan din ako ng message. So ayun, hanggang dito na lang muna. Dapat yung abangan yung susunod na vlog. Doon naman tayo sa medyo extreme na adventure. Sana nag-enjoy kayo. Bye!